Isang kotse naman ang aksidente kaninang madaling araw sa Libis Flyover sa Quezon City. Sumalpok ito sa Center Island at napunta sa kabilang lane. Balitang hatid ni Jay Sabale. Nakatikilid pa ang sasakyang ito sa may Libis Flyover ng abutan ng aming team. Nakaupo naman sa gutter ang driver nito, naduguan ang damit mula sa isa't kalahating pulgadang sugat sa baba. Tila hindi rin nito alam kung nasaan siya. Kunting dugo ko, walang problema. Wala yung sasakyan ko. So, ako okay lang ako, walang problema. Bauwi na raw ang driver na si Alvin Lawrence Lau mula sa isang pagtitipon sa EDSA Shangri-La nang mangyari ang insidente kanina pasado alauna na madaling araw. Nawalan daw siya ng kontrol ng paakyat na siya ng Libis Flyover northbound at saka rumampa sa Center Island. Nawasak ang plant box bago lumanding ng patagilid sa southbound lane ng flyover. May nakagitikita lang sa gilid and basically tumubulo yung sasakyan ko. And the last thing I remember is I was struggling to get out of my car and I did and that's it. Pagdating namin po dito kanina, nakatayo na po si sir, nakalabas na po siya sa sasakyan. Inano lang po, nilinisan na lang po namin siya, tapos nilagyan na po para hindi siya magdugo. And dadali mo siya sa hospital? Sir, ang sabi po ni sir, ayaw na po niya eh. Yung family nila lang daw po niya pagdating. Ayon sa investigador, paiba-iba ang story ng driver. Kaya naman iimbestigahan pa nila ang pangyayari. Ang kwento niya, may nalingat siya o parang naidrip siya. Yun ang sabi niya, nung pangalawa, may gumit-git sa kanya. Bukod sa maaring kaso na reckless imprudence resulting to damage to property, kapag napatunayang nakainom ay maaari rin siyang maharap sa kasong driving under the influence of alcohol. Nagkaroon naman ng mabigat na trapiko sa southbound lane ng flyover matapos itong sarhan saglit sa mga motorista para itabi ang nadisgrasyang sasakyan gamit ang crane. Jay Sabale, GMA News.